Para raw iwas gulo na sa loob ng Bilibid, pinagtatakpan ang mga tatlo na mga inmate na sumisimbolo sa mga kinabibilangan nilang gang sa kulungan. Nakatutok si Joseph Moro. Pinapila ang mga inmate ng New Bilibid Prison ang target takpan ang mga tatlo nila na sumisimbolo sa mga gang sa loob ng kulungan. Ginawa ang Opland Borat Attack para raw maiwasan ang mga riot sa pagitan ng mga gang sa loob ng kulungan. Tulad na lamang ng nangyaring gulo sa pagitan ng Sputnik at Commando Gang nitong October 9 ay kinamatay ng siyam na Persons Deprived of Liberty o PDL. May nag-aaway pero hindi katulad ng mga may mga pangkat na kapag nasaktan ng isang pangkat, gaganti naman. Nagbabaka sakali tayo na yung culture of violence nga ng pangkat ay at least mabawasan kung hindi man mawala ng tuluyan. Lahat ng PDL ay required sa may lalim dito pero ang mga tatak lamang ng mga gang ay pinag-utos sa takpan ng itim na tinta. Ang ginawa natin muna, yung mga tattoo artist natin na talagang mga lisensyado, sila ang sa pamamagitan ng ink at needles din. Tanggalin yung kung ano yung pangalan ng pangkat. Ikinalungkot ng ilang inmate ang isinagawang pagbura sa kanilang mga tattoo pero anila, mabuti raw ito para sa kapakanan ng lahat habang nasa kulungan. Medyo kwan din, mabigat din pero kailangan talaga para siguro maiwasan rin mga gulo. Habang isinasagawa ang tattoo removal, ilang PDL naman ang miyembro umano ng mga gang ang nagsuko ng kanilang mga armas. Ito na ang magandang resulta kasi lahat ng armory na nila unti-unti na yung ibibigay sa amin, isosurrender. Isinagawa rin ng Opland Borat Attack sa mga Bucor facilities sa probinsya. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.